Magandang araw sa inyo lahat. Alam ko nandito kayo para muling manumbalik ang tigla sa inyong buhay. Ang weird na intro yun. Anyways, hi guys! Pagkain all here, ang pinakatamad na content creator dito sa YouTube. And I know it's been a while since my last upload. Ito nga, may ine-edit na ako para may ma-content naman ngayong ECQ na ulit. Season 2 na tayo. And bigla naman akong kinulbit ng panibagong video na pwede ko na namang magatasan. So, syempre, ito muna ang unahin kong gawin kasi trending eh. Hehehehe. Sa viral video na to sa Facebook. Kung hindi nyo pa napapanood, eh, hahayaan ko munang panoorin nyo yung first part ng video. Ang title nito ay Nagmamarunong Ka, Pero Mali Ka. Bale, pinura ko yung pangalawang title kasi, spoiler alert, although sa title ata ng video na ito, may nilagay ko na. Ba't may grab pa kasi? Bawal na po tambay, sir eh. May order po, ma'am? Bawal na nga po, sir eh. Kasi hanggat bukas kayo, may taong lalabas, may magde-deliver. Nonsense, sir. Video mo pa ako. Hindi, di po ako, ano, empleyado. Grab po ako. Oo nga eh. Hindi nyo ba naiintindihan? Andito, babasahin ko, ha? 6 p.m. to 5 p.m. Okay? Curfew, yan. So, ibig sabihin, si alas 6 ng gabi, curfew na hanggang alas 5. Okay, so ito yung kasimula-simula ng video. Nahuli ng mga LGU si Kuya Grab Driver na nasa labas pa during curfew hours. Tapos ito naman si ate, ina-explain sa ating anime protagonist na si Moomin Grab Rider na yung memorandum na hawak niya ay dapat sundin. So, okay lang. Basic stuff. Batas naman talaga yan ngayon na may curfew dahil sinailalim mga NCR and other regions dahil tumataas na naman ang rate ng mga nagkaka-COVID. So, sa mga sumusunod na video, this is where it gets interesting. So, dito naman sa private establishments, essential goods and services, essential po ba si Lugaw? Ah, yes po. Very essential po ang Lugaw, ma'am. Dahil bukod sa madali nitong nabubusog ang ating mga sikmura, eh, it is considered na comfort food lalo na kapag malamig o kaya naman nilalagnat tayo. Ano po? Hindi. Kasi mabubuhay ang tao na walang lugaw. Ang essential, tubig, gatas, groceries. Well, tama naman si ate. Pwede naman tayo mabuhay nang walang lugaw. Pero, gusto mo ba mabuhay nang walang lugaw? Gusto mo bang mabuhay na alam mong nag-e-exist ang lugaw pero hindi mo siya makain dahil wala na siya sa mundong ito? Siyempre hindi, di ba? Sarap kaya ng lugaw. Pagkain po yung mami. Hindi nga. E di sana lahat ng pagkain bukas. So, ibig niyo po bang sabihin na kapag pinaghalo-halo ang kanin, luya, tsaka tubig, at kung ano-ano pang ingredients ng lugaw na hindi ko alam, eh hindi na siya pagkain? Na tae na siya? So, you're telling me I've been eating shit this whole time? Ang nakakatawa dito, and nakakaasar at the same time, ay yung tono ng boses ni ate. Hindi nga! Her whole life convinced siya na ang lugaw ay hindi considered as pagkain. Ewan ko, siguro may kumumbinsi sa kanya, siguro magulang niya na. Martes, makinig ka sa akin. Ang lugaw ay hindi pagkain. At pag naulit itang kumain yan, wawakasan ko ang buhay mo, Martes, ha? Makinig ka sa akin. Okay. Naiintindihan po. Naiintindihan. Hindi ko po naiintindihan kung anong pumasok sa utak niyo para maisip niyo na hindi lugaw ang pagkain. Yan, ako na lugaw. Tsaka baka ate, ikaw yung lugaw na yung utak. Kaya, ganyan ako kasi. Yun yung sabi ni Noel Langgood. Natawa naman ako. Pero what if nga no, na kaya niya sinasabi na ang lugaw ay hindi pagkain dahil ang buong angkan niya ay lugaw. Tapos pinipigilan niya mga tao na kumain ng lugaw para hindi maubos yung angkan niya. Hindi po essential si lugaw. Mabubuhay tayo nang walang lugaw sa maghapon. Yes, maghapon. Kaya natin mabuhay na maghapon na walang lugaw our whole life. Pero yung tanong ko kanina, gusto mo ba mabuhay na walang lugaw sa buong mundo? Na dahil dyan sa sinabi mo, ma'am, nagkaroon na existential crisis yung mga maglulugaw at hindi na sila nagtinda ng lugaw. Ano? Hindi pagkain ng lugaw? So ano itong binibenta ko this whole time? Ano mga pinapakain ko sa tao? Oh my God! Hindi pwede! Hindi pwede to! Hindi pwede mangyari to! Well, yun lang yung end ng video. Paulit-ulit lang sila. At nagapi ang ating Moomin Rider dahil malakas ang paniniwala ni ate. Na hindi niya essential ang lugaw! Naalala ko tuloy nung I was once a very broke college student.
na ang savior ko ay lugaw. Dahil hindi naman ganun kalakihan yung baon ko noon. And kapag gusto ko magtipid, kapag gusto ko mag-ipon, may gusto kong bilhin, eh lugaw ang aking takbuhan. Kasi 10 piso lang, meron ka ng mainit na mangkok ng lugaw. Tapos libre lang naman yung patis. Or kung toyo gay ka, may toyo naman din sila. Meron pang kalamansi. Tsaka sili. Chili garlic pa nga tayo ni. Diba? Sold na. Tapos kung gusto mo pa mabusog ng sobra talaga, edi padagdag ka ng 10 pisong itlog. O diba, 20 pesos lang, busog ka na. Pwede ka na mag-marathon dahil puno ka na ng energy. Not after eating lugaw kasi for sure aatayin ka nun. Tapos nung nagkaroon ako ng tropa na mahilig mag-road trip, eh dinala niya ako sa probably pinakamasarap na lugawan dito sa mundo. Sa Tagaytay. Courtesy ng aking napakamanyaking, napakabait na tropa na si Herman. Grabe yung lugaw doon, men. Ang laki, tapos ang sarap pa ng pagkaka-blend nila. Napakaliit lang ng shop nila na medyo ghetto, pero grabe. Sobrang sarap ng meat, ng kanin, na para bang minamasahin niya yung dila mo. Hanggang esophagus, hanggang bumaba sila dito sa chan mo. Sabi to, minamasahin pa nila. Gusto ko tuloy maglugaw sa Tagaytay. Yes, sir. Diba? Yung mga ayaan ng sosyal pag pupunta sa yung Tagaytay. Hey guys, mga dude pa rin chong, tara naman sa Tagaytay para mag-coffee sa Starbucks because we're so social and we're so random. Pero kami mga slap soil, ang dinadayo namin doon yung sinasabi kong lugawan. So ang ayaan namin doon, tara maglugaw sa Tagaytay. Ah, just those 3 words, man. Naglalaway na agad ako. Woo! Matapos lang itong ECQ talaga. Iba-vlog ko yung lugawan na yun. Para kung gusto nyo rin i-try at para mapatunayan ko sa inyo na dun talaga ang pinaka-the best lugaw na ever. So, syempre, bago tayo mawala sa topic at tuluyang magutom, eh, so ko lang malaman nyo na hindi lang ako naghihimagsik at kinwestiyon ang pagkatao ni ate. Welcome to the comment section, bitch! So, sabi ni Charlie King Silva Subong Jr., may tinda ba kayong lugaw? Pwede ba pabili? Nauuhaw na kasi ako eh. Pakilagyan na rin ng straw. Ha 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 ha. So dahil sa genius ni Charlie King, ngayon alam na natin na ang lugaw ay isang inumin at kakailanganin ito ng straw. Thank you, Charlie King. Sabi naman ni Val Francis Montenegro, sana sa dami din naman nandun, nakiusyoso, may nag-correct man lang kay Ate Madam or kung sino man nagpa-deliver kay Kuya Grab ng lugaw. Ang point niya kasi may lumaabas para kunin ng pagkain at baka na lockdown barangay or kalye nila. Kaso paano yung see more? Ayoko na see more. Pero siguro I think kaya wala nag-i-intervene doon kay ate. Baka yung mga tima ng mga tao na ayaw patalo na baka masisante pa sila kapag kinwestiyon pa nila yung boss nila, kung boss ba nila yun. And siguro yung ilang mga tao doon sinasabi na sabihin naman natin. Hindi, huwag tol. Pinagalitan ako ng hayop na iya mo siya makapahiya at magmukhang tanga. Sabi ni Hil Paud, sige, huwag mong pakainin ng lugaw yung anak mo. Kaya nanay mo, gawin nyo na lang shampoo kasi sabi mo, di pagkain ng lugaw, tanga. Bars! Ganun nagalit si Hil Paud dito sa babaeng to dahil kita mo naman, wala man lang any punctuation mark, tuloy-tuloy. Si ate got absolutely destroyed. So siguro, si ate ngayon, sinashampoo na niya yung mga lugaw ngayon dahil gusto niya ng pangatawanan na ang lugaw ay hindi pagkain. Ito malapit, ginawa ni Hans Silva. Pinalta niya yung lyrics ng Panalo by Easy Mill. No, hindi ako singer ha, so. Alright, let's do this shit. Woo! Tayo'y Pilipino, kahit anong kulay ng balat, isa sa puso, mapatagalog, Bisaya o isa kang bobo, walang tatalo sa kabobohan mo. Isiyang naman kasi ate ay bobo, wag tularan ng ganitong mga tao, puro sinasabi ay mga negatibo. Kahit ang panika nga sa mundo, lugawisessential, hindi naman ito ang bobo! So yun lang, ewan ko ba? Baka lang naman may trauma si ate sa lugaw dahil ang Diyos ako. Nako, lugaw hater. Lalo na kapag may tokwa, nako. Isang buong araw akong hindi kakausapin ng pag amoy lugaw or amoy tokwa or both yung hininga ko. And I personally know someone na may matinding bad experience sa lugaw. Kasi yung bata daw siya, nasa bus siya, nakakita siya ng plastic. Akala niya, lugaw. So, kinain niya. Yung pala, suka. Oh my God. Naalala ko lang. Ah!
pero mahal ko pa rin ang lugaw. Bali, yun lang ang take ko sa viral video na to dahil nga nagmamarunong sa ate. So kung lugaw hater ka, magsama kayo ni ate. Hindi nyo alam kung anong klaseng saya na mabibigay sa inyo ng lugaw. Bahala kayo. Pero kung lugaw lover ka like me, tara maglugaw sa Tagaytay. Bali, maraming salamat sa panonood ng video kong ito. Ewan ko, dahil siguro trending. Sabi ko nga kanina may ine-edit akong video. Ewan ko nga kung i-upload ko pa kasi medyo late na siya sa topic. Bahala na. Bali, once again, maraming salamat kung umabot pa kayo dito sa part na to. Please, like nyo naman yung video para naman tulungan tayo ni YouTube algorithm na isawalat. Tama ba yun? Isiwalat. I-spread ang good word of lugaw, na ang lugaw ay isang essential food. And sana please mag-subscribe ka na rin dahil mag-1,000 na ako, maranasan ko man lang. So once again, sorry kung hindi ko mapigilan magpasalamat. Basta kung dumating sa part na to, maraming salamat sa inyo. And ako po itong inyong Panginoo, magkita-kita tayo sa sunod kong video. Thank you, asshole.